Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, mga kababayan. First time ko lang mag-video at mag-record ng motor control. At first time ko rin lang mag-upload dito sa YouTube. Dahil mayroong ilan akong mga kaibigan na gusto nilang matuto tungkol sa motor control. Paano daw mag-wire, paano mag-install. So naisipan ko, i-record ko na lang, i-video at i-share na rin sa YouTube. Mayroon na akong nakahanda na gagawin. Ako nga pala si Terry Maikis. Ito na nagawa ko, mga kababayan. Kung paano natin magawa yan, magamit yan, mayroon na akong nakalagay na ginawa na power on, motor on, na indicator light, motor on, motor overload, motor stop, motor start, power on, ulitin ko, motor on, motor overload, motor stop, motor start. Meron tayong breaker, contactor, overload, saka mga connection. Lagay ako ng Uristrat para ang wire dyan natin dadaan para maganda. Meron akong nadalang motor. Nabiling motor, kaya lang 3-phase. Ang power pala dito sa apartment, akala ko makakuha ako ng 3-phase. Akala ko makakuha ako ng 3-phase supply doon sa gas range. Ayun pala, single phase lang makukuha kong 220 volts. 240 volt nandun, pero single phase lang, yung isa neutral. So, saka ko nalang ikakabit yung motor. Pero mapapagana ko yan. Ang control, may papakita ko lang sa inyo ngayon paano mag-wire ng motor control. Pero mapagagamit natin yan. So, sunod. O, ngayon, paano natin magamit yan, magawa yan, kailangan natin gumawa ng schematic control diagram. Yan, magagawa tayo dyan kung paano mag-wire, paano natin kuhan. Kaya tingnan nyo. First time lang natin. So, ang paggawa niya, kababayan, mayroon na akong naiguhit dito, pero ganyan na lang yan. Papakita ko sa inyo. So, line 1 dito, mukhang ano yata, malipis. Lakihan ko. Ito, line 1, kita ba? Okay. So, line 1, kailangan dadan tayo sa fuse dito. Ito yung fuse niya. Yan ang fuse. Ito, fuse. Okay. Tapos, itong wire niya. Ngayon, ito neutral. Neutral. Kasi 110 gagamitin natin, supply. So, ganyan lang yan. Isang linya. Ito, schematic diagram. Ngayon, dito, stop. Stop. Ito, start, start, start. Ganda na rin paggawa ko doon, halapan. Tapos, ito, motor. Ito, atika, pahabaan natin na konti. Medyo malayo. Ito, dito, overload. Ito yung overload. Tapos, linya. Neutral. Okay. So,
Itong start button, naka direct ang kanyan, connection niyan, naka-series na yan. Itong start, pag i-start mo, halimbawa may power na yan, i-start mo, under motor. Pero kailangan natin ang interlock. Ito ay, kukunik natin yung motor sa overload. Overload yan. OL. Ito, para magkaroon ng interlock, lagyan natin siya ng normally open. Kabit natin siya dito. Ito ang interlock. Pag pinindot mo yan, ma-activate to, papalo to. Papalo to si Kwan. Papalo tong pag pinindot mo yan, papalo to. Ang tawag dyan ay holding coil para dito. So pag pinres mo yan, start yan, para yan, kahit bitawan mo na yan, gagana na yan. Yun lang, simple, magagawa na natin yan. Ngayon, para mag paganahin natin mga indicator light, so ang power niyan, ganyan ang power niyan. Yan, yan, yan. Ganyan siya, ang power niya. Una, dito muna. Pag pinindot mo yan, palo yan, ito, ganyan na siya. Yan, ganyan power niyan. So, gaganya na yan, meron na to. Yan, ay normal good. Normally open. Contact. Ngayon, paganahin natin to, lagyan natin siya ng indicator light. Dito, kukuha tayo ng sa paganahin natin tong motor on, yung indicator light. Connect natin yan. So, okay na tayo dyan sa normally stop, normally start. Ito na tayo. Tapos na. Dito na tayo sa motor on. Kabitan natin yung motor on. Itong motor on, dito na tayo kumuha. Yan. Lagyan natin ng ilaw dito. Ilaw. Green light. Ito, ilaw. Green light. Yan yung motor on. Mag-iilaw to, maiilaw to pag na-i-adjust na yan. So, diretso ang current dito. Diretso ang power dito yan. Yan. Ayan. Ngayon, pagaganahin natin itong motor overload, dagdagan natin yan para pang nag- kasi meron tayong overload relay dito. Pag nag-trip siya, iilaw siya para alam natin kung anong problema. Motor ay may sira, bearing, nag-overheat. Ang motor, ito, mag-overheat yan, mag-i-open niya yan. So, lalagyan din natin ng motor overload. So, gawa natin ng circuit diagram. Pwede tayong kumuha ng jumper na dito. Pwede tayong kumuha ng jumper na dito. Na pa ganyan. Ay kaso, nandyan na. So, dito na tayo kukuha ng overload. Dito na tayo kukuha sa drawing. Tapos, ito, open. Open siya. So, ito, dito, dahil dito mag-connect, para magiging ganyan siya. Kabayan. Normally close. Normally open. Yan yung contact ng OL overload. Ganyan siya. Yan OL yan. Normally close to. Ito normally close. Yan. OL yan. Normally open, normally close. So, dito na tayo. Ngayon, yung contact normally open. Ganyan siya. O pwedeng ganun tayo. Ayan. Ito natin kukuha para maganda. Tapos yan.
si para magtulog natin drawing, dito yung ilaw natin. Yan yung OL natin na motor overload. Normally open OL. Ika, maling OL ko. Kaya na. OL. To normally close OL. Okay? Ngayon, paano natin to iwawar dyan? Paano natin to iwawar to gamitin dito para magig maiwawiring natin to? Kasi tingnan nyo, simpleng-simple, di ba? Napakadali nga nun. Pero pag iwawar nyo dyan, maraming connection na yan. Paikot-ikot na. So ngayon, gagawin natin dito para madali, hindi tayo malito. Ang gagawin natin dyan, kailangan natin wire number. So ito, ang wire, lagyan natin siya ng wire number. Teka. Ito, lagyan natin siya ng number. Itong unang before I start, lagyan natin ng number 1. Wire numbering. Ang number niyan, kabila ang dulo ang pag-number. Tapos ito, pagpalagay mo itong dulo, 1, ito 2. Pagbalagay mo na lang, sige, kunin natin dulo. Pero pwedeng ganito na lang, 1, tapos ito, 2, gawin natin 2. Ang pagmamarking, nasa sa inyo na yan kung anong gusto nyo. Tapos, kung ito yun, paglabas dito, ibig sabi ito, number 3. So, number 3 to. Number 3 din yan. Ganyan ang pagmarking. Paano magpang control. So, ibig sabihin, number 3, ang paglabas niya, gawin mo na lang itong 4. Paglabas dito, dahil wala na siya, ito gagawin natin siyang 5. So, ibig sabihin ito, number 5. Gawin natin itong number 5. Ibig sabihin, makakita kayo ng ganyan sa drawing. Yan ang numbering. So, ibig sabihin, itong circuit na to is number 5. So, number 5. Kasi ito, number 5 dahil yan. Marking niya. O, diba? Ngayon, ito. Ito, kung totoo siya, pwede tayong kumuha dyan. Pag mag-wire na tayo, dito, ito, magiging doon na tayo makakabit. Pwede. Tapos ito, yung wire number na yan, number 1. Kasi ang sound circuit na to, number 1. So, lagyan natin ng 1. Ngayon, dahil ito, kung kukuha ka ng yan, diretso yan dito, dito susunod, hindi na pwede maging 2 kasi nagamit na natin. Total wire number lang naman para hindi tayo magkata dito pag troubleshooting. Gawin na lang natin yan ay 6. Oh. Or 1A. Pero 6 na lang. Okay. Oh, ngayon, mag-start na tayo mag-number ng wire. Sa kaunahin natin yung itong fuse, gamitin natin dito sa stop. Mag-start tayo doon. Unahin natin itong stop, itong stop. Itong stop, iwaward natin yan. Ito, mag-start tayo sa stop. Number natin. Tapos sunod, start. Yung start, kabitan natin yan. Susupply natin yan isa-isa. Okay. So, umpisa na natin. Kung paano natin iwaward yan. Okay. Ngayon, mag-i-start tayo sa stop. Teka. Iyodo ko yung mga wire ko. So, kailangan natin ng wire. Okay. So, start tayo ng stop. Ito. Unahin natin ikabit ito. Kailangan natin ang number 1 wire. Numbering. Okay. So, number
number one wire. Stop, kulang to. Exit. Exit din to. Pwede na yata to. Ito, maginamit ko na yan. Okay. Diyan natin ang number 1. Okay. Number 1. Kapit natin doon. Number 1. Yan. Oops, hindi nakakabit. Kailangan pula, gamitin natin wire dito. So, number 1. Ito ang okay. Yan. Number 1. Yan. Okay. Number 1. Ito tayo. Yan. Yan natin dito. Tapos, ang number 1 dito, wala pang connection. Ang number 1 natin dito, normally close. Ito, normally close. Normally close. Okay. Sukatin natin. Yan. So, normally close. So, markingan natin ng number 1. Okay. Okay, number 1. Natin ang number 1. Ito ay normally close contact. Yan. Tanggal. Okay. So, ang labas ng normally close contact kasi yan makadikit yan. Number 2. So, lagyan natin ang number 2. Where number 2? Number 2. Lagyan natin ang number 2. Lagyan natin number 2. Ang labas niya, number 2. Lagyan natin ang number 2. Yan.
Bale, ito testing lang naman to. Sa susunod, gagalingan ko. First time ko lang to. So, okay na tayo sa number to. Yung number to, papunta, dalawa yan, papunta sa normally open na contact switch at saka yung normally open na auxiliary. Tanggalin muna natin yan. Yan, auxiliary. Yan tayo. Yan na muna tayo. So, itong coin niya to, sa kabila ng to, gawa tayo ng normally open. Normally open. Yan. Kasi jajam pa na tayo dyan. Yan. So number 2 yan. Bale, first time ko lang to. Testing lang. Sa susunod, ano na. Okay. Babalik na rin ko to kasi ito naka-stay dito eh. Nakabit yun. Dapat ito nakabaliktad. Pwede ko naman yatang balik pa rin eh. Ah, oo nga pala. Ganito muna. Para sa kaki balik. Ganito muna gawin ko. May diskarte yan. May diskarte yan sa baba yan. Okay. May diskarte yan. Balik na rin natin pala. Para malinaw sa inyo. Wala pa namang power yan. Okay, saka natin ayusin mamaya. Lahat yan may paraan. Oh. Kasi hindi ko may kukunik yung wire sa loob eh, sa likod. So, kailangan, hindi ko may kukunik yung wire sa likod kasi naka-sticks ang ginawa ko. Pero next time, gagandahan ko. So, para makita nyo paano pag-wire. Alam nyo kababayan, pag-umpisa lang, siyempre, first time eh. Pero sa trabaho, sari akong gagawin yan kahit wala ng drawing. Kabisado ko yan. Kaya lang, sa pag-record tutorial, first time ko lang. So, sana yan lang. Okay. Yan. Para ako natin dyan. Maganda. Testing lang naman ito. Mapapaganda natin ang control na. Kahit wala pa yung motor supply. Yan. Yan. Okay. Okay. Ngayon, para maliwanag sa issue nyo, ito yung supply ng fuse, ito yung fuse, wala pang fuse. Ngayon, one, normally stop button, ito yung stop. Ibig sabihin, imamang ko na to. Yan. Yan, imamang ko na. So, may supply na siya. Ngayon, itong to, papunta sa normally open. Imamang ko na rin. Para malinaw. Yan. Yan. Pag pinindot mo yan, stop siya. Yan. Okay? Imamang ko na rin. Yan. Okay. So, ang number 2, andyan siya. Hindi muna natin hihigpitan kasi mayroon siyang kasama eh. Mayroon siyang 2, ilalagay natin sa normally open. So, ang paglapas nito, stop muna tayo dyan sa 3. Saka muna, ito muna tayo sa 2. Lagyan muna natin supply. Para pag nilagyan natin ng 3, kasama yan dyan. Okay. Kasi holding coil yan, tawag dyan yung ano. Ito. Nalagyan na natin to. Yung normally open na start button na yan,
tapos i-stop muna ako dyan, saka gawin ko na muna to, tapos pag nag-3, gawin natin yung tatlong 3 na yan. Tapos isunod natin yung number 3 na yan. So dito muna ako, tapusin ko muna itong number 2. Okay, so, balik tayo dito. Itong isa lang muna, kasi kailangan ko muna isang wire, isasama ko na dito para sa kabit ko sa normally open contact. Okay. Normally open contact. Teka. Normally open contact. Yan. Number 2. Okay. Yung number 2, isasabay ko na yung number 2 dito. Yan. Kasi magkasama sila doon. Yan. Yan tayo. Okay. Ngayon, itong isa, itong number 2, ikakabit natin sa normally open. Yan yung interlock, yan yung holding coil. Yan yung holding coil. Okay. Yan yung holding coil. So ngayon, holding coil yan. Susupplyan natin to. Hanapin natin dito. Normally open. Dito naman tayo. Ito, pagtyagaan nyo lang kabayan dahil tayo matututo rin tayo yan. Yan. Ako alam po na yan. Okay. Ngayon dahil dito, hindi ko na ito puputulin itong wire kasi minsan kailangan. Okay. Lagyan ko lang ng number 2. Number 2. Number 2. Lagay natin dito sa normally open. Itong nilagay kong auxiliary contact, dalawa yan eh. Dalawang normally open, normally close. Pwede natin gamitin itong ilaw to sa overload na yan, pero hindi. Ang overload, dito natin gagamitin sa talagang pwesto niya. Okay. Dito natin sa normally open. So, tapos na tayo dito, kababayan. Susunod natin yung start button dito sa 3. Pwedeng ito rin kasi makakasama naman sila, number 3. So, number 3. Kita nyo? Tapos na tayo dito, saka dyan. Yung output nito, yung number 3, yung 3, tatapusin natin yung tatlong connection ng 3. Wawal natin yan. Matatapos natin yan. Kaya maganda kalabasan. Wala akong taga video kaya pahinsya na sarili ko lang. Yan. Di bali. Yan niya lang. Pero ito, lalagay na natin sa loob. Para maganda. Maganda yung mamaya. Yan. Papasok na natin yan.
May cover yan. Hindi ko alam kung nakapagdala ako eh. Okay. So, susunod natin yung number 3. Okay. Number 3. Number 3 natin ay nakakunik sa motor. Lali lang. Hindi tayo nagmamadali. Tuturo ko siya maiki. Itong number na tapos na tayo dun sa switch na stop button. Ang labas noon number 3 na ngayon. Markinan natin number 3. Ito ay ibig sabihin yan ay magnetic contactor. Yan yung holding coil, yan yung coil. Yan yung normally closed na nag-holding. Pero ito yung coil yan. So may number yan, A1 yan. Ang dito sa dulo, dito may number 1 yan, dito A1. Dito A2. So markingan natin yung number 3 direkto sa A1. Okay. Balik tayo doon sa kwan. Balik tayo doon sa motor installation natin. I have a right. Okay. Balik tayo doon. Okay. Number 3. Kale, testing lang na to. Hindi tayo kwan. Okay. Nga. Yan. Ito. Number 3. Unahin natin yung number 3 sa start button. Dito tayo. Ito yung push button. Normally open start. Dito tayo. Una. Matatapos natin yan. Napakadaling tingnan sa drawing. Pero pag hindi mo alam may wiring yan, hindi mo mapapagana yan. Kaya kailangan focus. Okay. So start button normally open. Number 3. Kakabit sa A1 ng dito motor control A1. Marking tayo number 3. Number 3. Yan. So okay, okay, okay. So A1. Yan ako number 3.